So ayun guys, good morning po sa lahat. So gagawa tayo ngayon ng video tutorial kung saan magpapalit tayo ng filter, fuel filter. So for this video is prepared to sa mga naka Honda Click all version is almost magkaparehas lang po ang ano natin. Ang nagkaiba na lang dito is yung sa may tangke. Pero yung procedure ng pagpalit is pare-parehas lang. So yung pagpalit ng filter ng Honda Click version 1 is ganitong ganito ang pag backlash ng mga play rings. Yung Honda Click version 150 ganun, basta version 1. Pero yung mga version 2 is I think hindi na kailangan hindi na kailangan tanggalin yung mismong play ring. So sa mga naka version 1 is kailangan natin tanggalin yung play rings nya left and right. So ayun guys, sa mga naka dyan is sa mga naka Honda Click prepared sa mga naka FI. So ayan, tuturo ko po sa inyo kung paano magpalit ng fuel filter. So ingat-ingatan na natin yung kasi ito is masilan yung mga part ng Honda. So ayun guys, hindi natin ito patatagalin. Tara, let's go. Samahan niyo ako sa ating tutorial. At kung bago ka pa sa aking YouTube channel, inanyahan ko po kayong mag-subscribe. Mag-subscribe at mag-like sa ating YouTube channel. So follow niyo na rin yung ating FB page, Alcher Motovlog, for more info, for more videos. And kung hilig mo ay motor at isa ka sa mga motor lover, sana ay maging parte ka sa aking YouTube channel para kahit pa paano kung meron kang makukuhang ideya dito sa ating YouTube channel. So ayan, thank you for your guys. Tara, samahan niyo ako sa aking video tutorial. So ayun guys, una natin gagawin is tatanggalin natin yung ating connection ng ating battery. So gamit tayo ng star screw, tapos tatanggalin natin yung connection niya para safe yung ginagawa natin. So gamit tayo ng flat screw at saka isang screw. So dudukutin lang natin ito para mabilis lang So ayan, yun ang una natin gagawin guys pag nag-replace tayo ng fuel filter. I-ano lang natin, what I mean, i-disconnect lang natin yung connection ng battery. So yan, ikot-ikot lang, kuha lang tayo ng screw para tanggalin natin yung nakadikit ditong dalawang dalawang screw or dalawang lock, dalawang tornilyo nya. So para so yan, okay, yan lang muna. At pag naitanggal natin, so going move on tayo. So and guys, pagkatapos natin matanggal, so diretso naman tayo ngayon sa so tanggalin natin muna yung mga playrings natin guys, kasi ito yung unang-unang sagabal, kasi hindi siya kailangan. Mas matanggal natin yung playrings muna kasi ito yung hindi kasi siya katulad ng ibang like GC, yung game changer na is hindi natin natanggal. So ito is kailangan pa natin tanggalin itong buong playrings niya, itong kabilaan, kasi hindi siya madudukot, hindi natin madudukot ng kasi yung lock ng natin is naiipit dito sa clearings. So kailangan natin ng so tara, backpausan time na naman. So ayan guys, so tatanggalin natin yung tatlong bolt na naka-connect sa atin o yung naka naka-connect dito sa ating handlebar. So kailangan nating so unahin muna natin itong screw dito, itong dalawa na naka-connecta sa upuan, yung lock ng upuan. So kailangan natin siyang kasi naiipit yung pinaka fuel filter natin. Kumbaga diyan natin mas prepared na natatanggal yung upo. Tinatanggal muna natin yung upuan. So yan, gamit tayo ng T-rens, mas prepared siya T-rens kasi
Nabili siyang ano, 8 inch na 10 mm. So ayan, medyo magulo lang yung ano natin. Magulo lang yung loob ng box, yung box natin. So don't, huwag mo nang pansinin yan. Ang mahalaga meron kang natutunan sa ating videos na ito. So yun lang naman ang mahalaga dyan, yung paano at kung mayroon kang natutunan, what I mean, yung mahalaga naman dyan ang importante. Sundan mo yung pinaka video, pinaka mahalagang detalye ng ating videos. So ito kasi basic lang naman ang natanggal ng kasi it's basic na gagawin mo. So ang pinaka natin yan is ang pagtanggal ng kailangan mo kasi hindi yan nasagot mo. Kailangan may idea ka dyan pagtanggal ng fuel filter kasi yung silang mo ubusin mo naman ito, tatanggalin muna natin. Alright, thank you. So ayan, tanggal na guys. So next naman nating tatanggalin dito is yung ano, flare rings na dalawang ano nasa kabilaan, left and right. So yun ang kailangan natin kasi ito naiipit, itong part na to naiipit dito sa dalawang flare rings na to. So di natin siya basta-bastang nabubuksan o hindi natin siya basta-bastang natatanggal dahil yun nga, nakaipit siya. So we need to ano, pull out this ano, flare rings na sa left side, itong dalawang ano natin, palikpik na dalawa. So kailangan natin tumatanggal. So tara, let's move on naman. Dave, ano, tatanggalin muna natin ito ulit, itong ano, mga nakakabit sa ating grabbar, handlebar ito sa likuran. So natin. So ito guys, tatanggalin muna natin yung mga tornilyo nasa likuran. So para maging flawless at magiging lawin yung ating pagtanggal ng ating clearings. So hindi natin pwedeng basta-basta tatanggalin na lang o huhugutin pag medyo matigas pa. So silip-silipin mo muna, baka mamaya meron pa talagang hindi natanggal dyan. So so marami tong ano, medyo matagal lang talaga ang pagbabaklas ng clearings. Medyo ito ang medyo matrabaho na ano part kasi maraming mga tornilyo. So ayan guys, ito na, nakahubad na. So hubad na yung motor natin. So kailangan na natin tanggalin ito, itong apat na ano, what I mean, itong nakalock sa ano or takip ng ating ano, pinaka fuel filter ano, pump. Yun yung ano kasi dito yung nag dito dadaan yung ano, ikang ito yung pinaka taguan ng fuel pump. So tanggalin muna natin itong ano para matanggal natin iyan. Tapos siyempre babalik natin at tatanggalin natin itong pinaka cover ng ano natin, pump, fuel pump natin. So tanggalin natin to, may guide to. So bunutin lang natin siya pa-trash siyempre. At saka yun, pwede natin siyang itabi yan. Tapos ito, yun, may ano, may pindutin lang natin nagsilbing push button para matanggal yung lock. So yan, lagay lang natin diyan. So ang ano natin gagawin is yun, punas-punas mo na, sobrang dumi ah, dumi na. Oh, kasi bihira kasi na andito eh, kumbaga bihirang napukunasan, yung mga loob-loob kasi talagang hindi mo basa-basa maano eh, what I mean, matagalan ng ano, kaya yung mga alikabok naiipon, kaya nagmumukhang ano na, dudubyote na yung ano. So need lang natin is tanggalin natin yung ano, ayun. So guys, so kailangan mag-ingat tayo dito sa pagtanggal ng lock natin ha, kasi medyo ano dito, maano ang pagtanggal dito. Okay, medyo masilan ang part na to, kaya doble ingat tayo sa pagtanggal ng fuel filter pump. Okay, as
So ayan, kukuha lang tayo ng maliit na ano, o yung maliit na flat screw para ipang dog put natin ito, ipang sungkit natin sa ano, lock para mas convenient yung ating pag-bone po. So para hindi siya ano, so bihira itong makikita itong mga lock nito guys. So mag-ingat-ingat tayo at ingatan natin huwag mabungal or matutol yung nakalock. So kabilang muna natin, tapos maliban dun sa ano na yun is meron pang dalawang maliit na sibuglak o akok nag-aakap din sa may grob kasi ito sa dulo kumaga yung pag inatak mo hindi siya basa sa kailangan mo lang siya ito sa tingin para lumabas yung lalabas dun sa may grob kasi medyo masilan ang part na ito baka maputol o matanggal yung lock mahirap na so ingat-ingat at dandahanin lang yun punat-punat so medyo kumakatas pa yung ano dito kumakatas pa yung gasolina natin kasi hindi siya totally na drain so yun guys tatanggalin na natin yung ano gamit tayo ng T-wrench 10mm mas prepared siya 10mm T-wrench kasi mas makakapuwer sa tayo as maiikot natin ng mabilis yung tanggal ng mga bolts so apat na bolts guys so huwag kalimutan tong ano to is dahan-dahanin lang natin kabilaan luwagan natin puros maluwag para sabay-sabay siyang umaangat yun so okay medyo ano lang dahan-dahanin lang natin so yan tapos ipagtabi natin yung mga ano so yun kumakatas na kumakatas yun kailangan yung ano lang natin nabasahan ito sayang pero hindi naman siya ganun kadaming ang umaapaw so make it sure na ano hindi siya basta-basta natatapon kasi kailangan lang natin is takpan na natin kasi wala pa pasok pa ng mga dumi so kung ano at paano natin silang gagawin din ang pagbalik natin sa mamaya up. So yun guys ito na so apaw na apaw nga sa ano yung ano natin so dumikit na yung ano nyo guys yung ito yung ano oil shade da. Susa so yun guys sandahanin lang natin nakikita natin yung bulaga ng ano dito natin no? Sundahanin lang para ano, sobrang dumi na guys sobrang dumi na ito na yun no? Nakabas oh parang tayo na parang tayo na ang dami ng ano so ayan paikot lang guys, ito na yung ano natin. Sobrang dumi na yung ano. Yan, palitan natin itong ano guys. So ito tatanggalin natin dito. Palitan natin ito. Orange. Yung orange. So ito guys, pagtanggal nito, so kung paano yung alignment niya, ayan ganyan, kaya i-level natin siya dito. So pagtanggal niyan, pakaliwa, pa dito. So, pakanan, sorry, pakanan. So meron to siyang ano, ingat-ingat lang kasi meron to siyang o-ring din, maliit dito, nakalagay.
sa loob. Angat lang natin. Ito dot. Ito guys, angat lang natin para sa ano yung lock niya. Kasi ito ang lock yan. Gandahanin lang natin, baka ma-agrabyado. Alright. Ganto mo guys, nag-tuck in tuck. So, ito na yung lumang ano. So, ganto kayo na. So, kunin tayo ng o-ring. So, wala naman siyang palatandaan eh, kahit magkabaliktaran. So, lagay natin yan dyan. Tapos ito na yung pagkasan na natin. Sige. Tuto kami dito dyan. Kasi magbalik na tayo. Guys, ito yung bagong ano natin. Nakikita ko. Ito yung bagong fuel, fuel filter. So, meron ito kasama ano, ito yung o-ring. So, yun ang una na. Unahin natin. So guys, balikan natin yung o-ring na maliit dito. Tapos ito. So ganyan dapat guys. Dapat ang paikot paka, pakaliwa. Ayan, kailangan pumasok yan. Bagong ano natin. So, yeah. Punas na natin. Tapos, okay. Tapos, balik na natin. Huwag natin kalimutan yung ori. Ito ang bagong ori. Ito guys, pag nagpalit, kasabay talaga ito, yung o-ring na ito. Kasi, tinanong ko na ito sa, ano, tinanong ko na ito sa Honda. Hindi talaga pwede, kailangan, kung nagpalit ka ng fuel filter, kaya sabay yung ano, o-ring. Kasabay yan sa pagpapalit. Hindi siya pwedeng nagpalit ka ng fuel filter, eh, hindi mo palitan yung o-ring mo. So, yan. Okay guys, balik natin. Balik na natin sa kanyang ano, pwesto. So ganyan. So ang pagpasok, ganyan lang din. Pindahanin lang natin na ma-shoot. Anyway, tutok na ito dating. Ito sila. Ayan, dahan-dahan lang. Alright. Oh yun, masok na. And then, masok natin. Dandahan. Okay, mapaw. Laging mapaw yung natin. So, punasan natin yung gilid nito guys kasi pinakalawang oh. So, yan. Align lang din natin guys kung paano natin yun. Oh. I-guide naman po yan. So,
So kailangan natin lang siyang mag-match po yan. Kasi di pwedeng hindi siya mag-ano, kailangan lapat na lapat. So guys, balik lang natin yung apat na lock. Alright. Sabay natin ipag salpang na lahat. So, kailangan mo ito yung teres again sa ligpit. Nag-i-cho guys, hindi siya tatawag last. Ito nga ito ay nagbakadya tayo. So ganyan lang guys, pag basic lang yung pagtuwalit ng foil filter natin. So balik na natin yung mga nakakabit tapos isubok natin. So pag ano ito is ganyan lang, may guide naman po yan kaya hindi na tayo maliligaw nyan. Tapos ito, itong ano. So balik na natin yung lock. Dito ah, may mga lamok-lamok ah. Alright, ganyan na. Pag nagtunog na, okay na yan. Tapos yung ganyang lock. So kahit hindi muna natin na-lock, subok na natin. Subok muna natin kung may pakiramdaman natin. Kung yung ano. So, balik muna natin yung battery. Alright. Yung kitchen, hindi makapalit yan. Yung pasti na negative. So lalo sabog yan. Hindi siya sasabog pero hindi siya under. Yan. So wala na kasi nga rin sosi. Okay, baka na yung engage natin. Okay, yung kanyang gauge gumagana. Alright, so ayan lang guys, ganyan lang ka basic magkano magpalit ng fuel filter. Okay, kailangan mo lang may tagahawak ng camera. Alright, dito. So balik na natin yung mga takip niya. So ganyan lang pag ano guys. So okay, alright.